May brown, may light brown, may dark brown, may puti, at kung ano-ano pang iba't iba pang shades of colors ng itlog. Mayroon ding malaki, mayroon ding maliit, at mayroon ding katamtaman lamang ang sukat. May nagsasabi na mas masustansya daw ang dark brown na itlog kaysa sa iba't iba pang shades ng itlog na mayroon tayo sa kasalukuyan. Ngunit alam mo bang misconception ito? Dahil pare-parehas lamang silang itlog at pare-parehas lamang sila ng sustansya na maibibigay sa atin. Pero ano nga ba ang kinalaman ng itlog sa ating kasaysayan? Sa buong Southeast Asia, sa Pilipinas mo lamang makikita ang sandamakmak na puting itlog na ibinibenta sa ating mga palengke. Simple lang ang dahilan dyan. Dahil sinakop ang Pilipinas ng mga Amerikano. At ang dominanteng breed sa Amerika ay ang mga manok na naglalabas ng puting itlog. At ang dahilan kung bakit mas dominante ang light brown, dark brown o brown na kulay ng itlog sa iba't iba pang mga bansa sa Southeast Asia ay dahil sinakop sila ng Britanya. At ang dominanteng breed naman sa Britanya ay ang mga manok na naglalabas ng kulay brown na itlog. O, di ba? Simpleng itlog ay may kasaysayan. Simpleng itlog ay may paliwanag. At sa simpleng itlog ay makikita na natin ang masakit na katotohanan ng pagkakaroon ng colonial mentality ng mga Pilipino. Kung nagustuhan mo ang video na to, mangyaring mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mga susunod ko pang video. Muli, ako si Marco D. Muli, ako si Marco D. Marco D. Marco D. Mama, Marco D.